gamitin natin salita kasi kuminsan pag Tagalog, medyo masakit sa tenga, baka mamaya mapunatay ng KBP, ng management. Tagalog to eh, Englishin natin, drop or leak. Hinawaan ng leak o ng drop. Noon, ang bilin sa amin, time pata ng T3 yun. Hindi pwedeng gumamit ng mga salitang Tagalog. Yung Tagalog ng ano. Kasi sabi ko, anong pinagkaiba? Namiloso po ako noon. Basta hindi ka pwede kasi pag Tagalog, mabaho. Naalala ko si Rizal. Hindi nga. Opo. Totoo yan, di ba? Tingnan nyo po. Kasi curious lang ako noon eh. Pinupunan kami, pag kami nagsasalita, in Tagalog, dinidescribe namin in Tagalog, yung parts ng body ng isang tao o ng babae. So, halimbawa, magagalit yun. Mamimimuhan kami. Pero pag breast, okay. Ang tanong ko noon, bakit? Eh basta. Dahil ba mabaho yung lingwahe natin at mas mabango yung English? Sige, para wala na lang away, Englishin ko na lang to. Nahawaan daw siya ng drop. Alam niyo yun? Nahawaan siya ng leak. Matik na yun. Alam na agad ng mga netizen pag sinabi kong drop. Drop nga sila sir. Makakausap niyo po si Heidi. Reklamo po niya yung kanyang dating kinakasama dahil nga po sa paninira nito sa social media. At pati po yung katrabaho niya ay tinetext nito tungkol sa kanilang sakit na drop. Okay, o leak. Gusto leak. Niya na tigilan na po siya nito. Ma'am GD, ito po ang inyo pong ex na si Johnny Fair Crosos. Pinagbibintangan niya na kayo po ang naghawa sa kanya ng drop. Opo. Na hindi naman totoo. Opo. Sinend ko naman po yung urinalysis. Ewan ko sa katangka niya kung bakit anong bang pinagsasasabi niya. Nananahimik ako. Eh, ginugulo ako na ginugulo. Saan po siya nagkaroon ng idea na kayo po nakahawa sa kanya nung drop na sinasabi niya o leak? Ewan ko sa kanya. O, sa ibang babae niya nakukuha yan. Oh, no! So, ano po problema? Pinagkakalat niya ngayon sa mga barkada niya? Tapos, pag hindi ko po siya kinakausap, magpo-post ko siya, binababantaan niya po ako na magpo-post siya ng hindi maganda. So, ibig sabihin, hindi siya makaget over, hindi siya makamove on na kayo muna, wala na kayo. Ngayon, pinapalabas niya po sa people na ako po yung nanggugulo sa kanya, kaya daw magpo-post daw siya. Hindi naman, alam naman lahat ng pati kapitbahay, pati pinanay niya po, kapatid niya na siya yung mahabol na habol sa akin. Tapos sabihin niya, hindi daw siya ang maghahabol. Kailan po kayo nag-break at ano pong dahilan ng inyong pag-split? Una po, nakita po ng anak ko yung mga text message ng mga kaklase ko, yung sweet message. May mga anak po kayo? Isa po. Kayo po ang kumalas, ano? Tapos hindi niya matanggap, opo, kaya sinisiraan niya kayo? Opo. At saka matagal ko na po gustong humiwalay sa kanya. Kasal po siya sa una. At saka education po yung kinukuha ko. Sinisiraan kanya sa social media. Sinasabi niyang pinasahan niyo siya ng magaling tong netizen, ng raindrop or drop from the batuta. Mga netizen talaga, oh. Ang bibilis mag-isip. Magandang hapon po sa inyo, Mr. Jonifer Crosso, sir. Yes, sir. Hindi na po kayo makaget over, makamove on sa pagkikipaghiwalay sa inyo ni JD. Ngayon, sinisiraan mo siya at sinasabi mo na nahawaan kanya ng tulo. Kaya po ako hindi makaget over, sir, kasi nahawaan po ako ng sakit. Nung umalis na yan siya dito sa bahay, nagkaroon na kami ng kasulatan sa bahay, binayaran ko siya ng 100,000 para wala na siyang karapatan dito sa bahay. Ngayon po, nung nandun siya sa tinutuluyan ng kaibigan na babae, pupunta pa rin sa dito sa bahay. May nangyayari pa rin sa amin. Sinabi niya na maghiwalay na kami, na may boyfriend na siya. Dalawang beses na may nangyari sa kanila, galing abroad. Eh baka naman sa ibang babae mo nakuha yan. Baka kung kanino-kanino ka nakipagtalik at ngayon ibinibinta mo kay JD. Pinagamot po na yan siya eh. Nung nagpagamot po ako, sinama ko po yung nagpagamot. Ngayon po, naghiwalay na kami, nandun na siya tumuloy sa kanyang kaibigan. Pumupunta siya sa bahay dito, may nangyayari pa rin sa amin. Tapos meron pa rin siya ng boyfriend. Kaya po, ang hindi ko po maintindihan, bakit ganun po siya? Ang result po sa amin, UTI. Pero hindi, walang specific na ano na eh. STD, pinipipilit niya ng STD yung ano, yung sakit. At saka nandun kami nakatira kila Ate Alice, kaya tawagan niyo po, wala po siya nakikitang lalaki o sino yung sinasabi niyang lalaki, kahit kila Ate Susan. Statement po ng anak ko. Ano pong nakasabi diyan? Ako po si Erica Micrausos, noong March 2020, inatid po ako sa bahay na tinutuluyan ng aking nanay. Pagkalipas ng isang linggo, nagulat ako dahil pinakilala sa akin ng nanay ko ang kanyang boyfriend sa telepono. Pumupunta pa din ang nanay ko sa aking tatay at pumupunta din siya sa boyfriend niya. Okay, ayun, so, ang ginagawa niya, namamangka siya sa dalawang ilog. Ang concern ko lang po dito, yung paninira niya po. Namamangka po siya sa dalawang bakit ilog. Bakit ganun? Hindi pa siya matigil-tigil. Anong paninira? Ito po naman. Matitigil ako kung babayaran niyo ako sa ginastos ko sa ospital. Bayaran niyo ako ng lalaki mo. Inalagkat mo kami rito ng anak ko. Ang sabi mo, nagulat kami, hiwalay na tayo kasi may boyfriend na ako.
Ah, may dalawang beses na nangyari sa amin. Ganon ang pagkasabi? Kaya ganun mo talaga? Dapat ang formal na nakikipagulong ka na sa akin. Wala akong sinasabing ganun sa'yo, gumagawa ka ng kwento, ha? Para magiging formal, walang nasaktan. Meron ho ba kayo mga dokumento galing sa ospital, yes, sir, reseta, na magpapatunay na talagang meron kayo po'y nagkatulo? Sir. Kasi naniningil po kayo, nababayaran kayo dahil dun sa pagpapagamot. At yan po'y mapapatunayan nyo sa pamagitan po ng medical records galing sa ospital o doktor na talagang kayo po'y nagkasakit ng tulo at nagpagamot. Yes, sir. Pinaward ko na po sa staff nyo. Sa akin din po, urinalysis po. Kaya lumabas din dun, UTI. Sa harapan ng doktor, sinabi niya sa akin, na okay, habang ginagamot kami, sinabi niya sa doktor na meron po akong boyfriend kasing edad ko. Wala pong sakit yun. Pero hindi alam ng doktor na ako ang asawa niya. Hindi ako nagpakilala na ako ang asawa niya. Ang sabi ko, kaibigan ko lang siya. Sinungaling. Kaya napakasakit ng ginawa niya sa akin. Pasintabi doon sa mga kumakain, I'm not a doctor, pero based on doon sa mga words na nakalagay rito, yung analysis po ito, tama, ano color, yellow, ano transparency, slightly turbid, sabi medyo malabo, reaction, pH, and then trace, sugar, protein, meron. Ito yung PAS, ibig sabihin, nana, 0.1. Ito, tapos red blood cells, mataas. I don't know kung ibig sabihin nito, tulo na to. Concerned ako yung sa PUS pass, meaning nana. Pero pag nagkakayuti ay yung tao, pag matindi na, nagkakanana din ata. Doon sa mga doktor o may nagkikinig, correct me if I'm wrong. Magkano po ang gastos nyo, sir, sa pagpapagamot? 3,500. Ngayon, sisingilin yung 3,500 na yon. Opo, gusto ko dalawa sila magbabayad niyan eh. Pag 3,500 sila. Hindi, sir, 3,100 lang. Eh, yung sakit ko pa, yung ano ko pa, kaanuhan nila sa akin. Ang sabi ko sa kanya, makipagkaibigan na lang tayo, wala na tayong ano. Pero alam mo, sir, kung anong punto niya, kung bakit yan nag-ano? Kasi ang intention niya dito, kukunin niya pa itong bahay na to, yung bahay ko. May payo ako sa'yo, para naman hindi ka mabaliktad dito later. Itigil niyo na po muna yung kapopost ng kung ano-ano labang kay Mrs. Whether totoo hindi, kung ano-ano pang mga salita na mga masasakit, malalaswa, stop. Dahil kapag hindi, sir, pwede kayong madimanda niya, makasuhan kayo ng cyber libel. Yes, sir. Mag-move na kayo pareho at pag-usapan niyo na lang po siguro yung kapakanan ng bata. Yun na nga po eh, kagabi, kinausap ko na yung kagabi. Pag hindi ko po siya kinakausap, nagpo-post po siya ng hindi maganda, pinapalabas niya, ako habol na habol sa kanya. Okay, so hindi makamove on to si sir? Oo, kahit na magkasama kami, kahit na may regla ko, ginagamit niya po. Pangit yung mga sinasabi niya sa akin. Sir, pag yung babae may regla, ginamit mo, talaga magkaka-UTI ka. Baka yan na yun. Kahit ayaw ko po kasi may regla ako, pinipilit niya po ako. Oh, ikaw may problema, ayaw sir. Ayaw ko sana sabihin niya kasi nakakahiya eh. Hindi opo, dapat ganun. Talaga magkaka-UTI kayong pareho. Opo. Pinagkakalat niya ng ganun. STD. Nakikita naman ng mga tao. Kahit ipagkalat niya, kung gusto niya talaga, dapat nag-ongoing siya, nagpa-test ng STD. Hindi yan ang form na yan. Urinalysis. Meron ka bang reseta dyan, sir? Diyan po sa staff niya. Nasaan yung reseta? Kasi doon sa reseta, malalaman natin. Walang diagnosis dito. Nakalagay lang yung pangalan ng gamot. Doxycycline. Magandang hapon po, Doktora Bayaton. Good afternoon po, sir. Rally. Kayo po ang sumuri kay Mr. Jonifer Krausos. Opo, sir. Pumapayag po siya na malaman namin, natin opo, lahat, yung kanyang diagnosis nung nagpa-check up sa inyo. Noong March 14 kasi, sir, he came to me due to penile discharge and pruritus. Pinakuha ko siya ng urinalysis and then tinanong ko din po siya kung may ginamit ba siyang babae. So pag considering kasing ganun po, sir, consider STI po namin yun. Ma'am, ano yung sabi ng STI, ma'am? It's a new name for sexually transmitted disease na naging sexually transmitted infection po siya, sir. Ah, ito rin po yung ma'am kung tawagin sa kanto-kanto istulo. Ito na po yun. Opo, 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 sir. Yung kanyang girlfriend na si JD, chinek nyo rin po, madam? I would remember, parang nag-away nga sila nung time na yon. Binigyan ko po din ng gamot yung babae. Kasi pag once kasi na merong ganun, kailangan po yung partner po na nanggaling sa kanya po yon. So pinagbigyan ko po din ng gamot. Hati po sila nung time na yon. At saka binigyan ko po ng oral medication din po, sir. Doktora, maraming salamat. Mabuhay po kayo, Doktora Bayaton, madam. Sige po, sir. Rapper. Ito na, doxycycline. Ito na, nakalagay, treatment of broad spectrum, etc., etc. And then, used to treat bacterial pneumonia, cholera, typhus, syphilis. Ayun na, STD na, andito. Nagsasabi ng totoo pala itong silalaki. Odette, intermission muna tayo ng konti. Medyo may pinag-usapan. Dalawa kayo. 1, 2, 3, idol ng Pinay, idol ng mga driver, pati kasambahay. Idol ng mahirap, idol ng mayaman, idol ng kabataan at idol ng magulang. Idol ng tindera, idol ng tindero, sa madaling sabi, idol ng mga Pilipino. Kaya ang Pilipinas,
matutodo na. Matutodo na sa'yo. Kailangan na maging politiko para tumulong. Ikaw ang idol ko, idol ng mga Pilipino. Okay. Ikaw ang idol, sir. Okay na. Ano, nandiyan na sa inyo yung ano, yung reseta ng gamot. Tingnan nyo what's the gamot is for. Talagang tulong nga. Ma'am JD. Tulong nga po talaga ang sakit ni Mr. Crossos. Ayan po, mismo kasi doktor. Baka naman nakuha niya sa ibang babae. Pwede rin. Mr. Crossos, meron yes, ka rin palang girlfriend dito. May picture. Irene, sino itong Irene, Sir Crossos? Sir, bago lang yan, sir. Nandiyan din po yung combo nila. Sabi po ni lalaki, ni Kuya Crossos, halika na, dalin mo yung charger at electric fan. Ako na bahala sa'yo. Meron na, dalawa lang tayo. 300 to. Toothpaste, dala ka ha. Makakaakit ka pa ba? Ano, dyan na ba natin kainin? Pupunta na ako sa kwarto mo, abangan mo ko. Sabi nung babae, ni Irene, bukas na lang. Sabi ni lalaki, may dala ako, sayang. Sabi ni babae, nagagalit na si Ate Len, kinausap na ako, bukas na lang. Okay, so Mr. Crossos, maaring nakuha mo sa ibang babae yun, baka hindi kay Mrs. Sinabi ko na po sa anak ko na drama lang itong gagawin ko. Lahat ng conversation namin, iniinggit namin siya, alam ko po i-screenshot niya yun. Okay. Kaya po, kasabot ko po yung babae na yan, na papagselosin namin. Kasi po, nauna pong gumawa ng kalokohan yan. Sinasaktan ko lang siya, pinagsiselos ko lang siya, at alam ng anak ko yan. Dinadramahan lang namin yan. Nung pumunta kayo sa Doktor Dalawat, kayo pa noon, hindi pa kayo magkahiwalay? Wala pang formal na hiwalayan yan, sir. Kaya ko po siya sinama na magpa-doktor doon para malaman niya na ako ay hindi gumagawa ng istorya. Kaya ko po nasabing nagkasakit ako galing sa lalaki niya. Ganito po nangyari, sir. Dumating yan siya dito sa bahay madaling araw. Yung anak ko naghintay sa kanya. Ang akala niya, hindi ako umuwi. Umuwi ako rito ng alas 4 ng madaling araw. Nadatnan ko siya, naliligo na. Kararating lang. Nung chinek ko yung cellphone niya, may nag-text. Ang text na nabasa ko, maayos ka bang nakauwi? Si Rubin to. Ngayon, ang ginawa ko po, tinawagan ko po para malaman ko kung babae o lalaki. Ay, lalaki po ang sumagot. Nung nalaman niya na ganun ang conversation, inamin po niya sa akin on the spot po na meron nangyari sa kanila. Sinasabi niyang regla, hindi po totoo yun. Ako po nasabi na nagkasakit ako ng lalaki dahil po nung gabing na magdamag siyang umuwi, na alas 4 na ng madaling araw, doon po ang inamin niya sa akin na may nangyari sa kanila. So, nagsasabi palang totoo itong si Mr. Crossos na talagang siya inahawaan ng tulo. He's just stating facts. So, I don't think may libel doon, but tatanong niya sa abogado. Attorney Garrett, si lalaki nagpo-post ngayon sa social media na siya ay nagkatulo dahil sa kanyang ex-girlfriend. Okay. Yan naman ay napatunay ng doktor nung magpa-check up silang dalawa na itong si lalaki talaga ay may tulo. Mm-hmm. At maging si babae, chinek din ng doktor, may tulo din. Okay, sir. Nagpo-posto si lalaki, ayaw naman ni babae kasi nagpo-post siya ngayon na ako'y nagkatulo dahil sa aking ex-girlfriend na si JD. Now, mm-hmm, meron bang cyber libel case doon? Yes, sir. Actually, I'd take this time, sir, para i-discuss ko ng maigi kung ano ba ang libelous. First, tandaan po natin na both parties dito are private persons. So any imputation po or any na pinagsasabi natin na nakakasama sa karakter ng isang tao. For example, ito. Tulo, may tulo or may STD, automatic po yan, it's defamatory, it's presumed libelous or malicious, sir, or masama ang intention. Ngayon, kahit totoo ang mensahe ng ating respondent na si sir, kahit totoo nga na nire-report niya na oo, may STD siya, pasok pa rin po ito sa libelous statement dahil wala po siyang justifiable motive para gawin. Kundi yung manira lang? Yes, sir. There's actual malice dahil pwede mo namang singilin na lang sila kung singil lang naman ang gusto mo. Why would you need na ipaalam sa buong mundo na may sexually transmitted infection ang iyong naging ka-relationship? Kahit na totoo, dapat hindi niya ginawa yung pagpo-post. Kasi wala pong justifiable motive, sir. Walang magandang dahilan kaya niya sinabi. Kasi ang dahilan lang niya, makaganti. So, malicious yun. Yes, tama po, sir. Okay. Eh kung doon sa reasoning na injured party siya kasi nagkatulo siya dahil dito kay babae, he's just stating facts. Pwede ba yun? Totoo nga po na injured party siya. Pero marami po kasing pwedeng remedies. Hindi po ito parang mga kaso na malala tulad ng spousal abuse or ng sexual abuse na hindi mo malalabas in a natural fashion. Ito po kasi it's a medical diagnosis. Clear naman po, may methods naman po para makuha ang kanyang mga gusto nang hindi pinapalabas sa public ito. Gotcha. Okay, very clear. Maraming salamat, Attorney Garrett. Thank you. Mr. Crossos? Yes, sir. Yes, sir. Sir, itigil niyo na po yung pagpo-post ng kung ano-ano tungkol dun sa tulo na yan dahil makakulong ka. Sir, sa akin po sir, bilang lalaki, masakit po itong nangyari sa amin. Ako po,
ang nangyari po sa akin dito, ginawan niya kami, iniputan niya ako sa ulo, sa harapan ng doktor, sinaktan niya ako, nasabi niya may boyfriend ako. Walang formal na hiwalayan, tapos bigla niya akong gaganunin. Sir, naintindihan po yan, pero nasa batas natin, kapapaliwanag lang po ng abogado, apa. Hindi po, burahin niyo po yan, dahil kung si Miss JD ay babalikan ka at kakasuhan ka, makukulong ka. Okay po. Hindi nga po siya tumitigil, lagi niya ako binabantaan eh. Itigil mo na yan, sir. Ang sa akin lang naman po dito, sir, humingi lang siya ng pasensya. Sir, itigil mo na muna, pwede? Para hindi naman wala pa. Okay po. Attorney Garrett. Yes, sir. Sir Rafi. Pwede ba magkaso itong si Mr. Crossos kay Ms. Barrientos dahil pinasahan siya ng tulo? Yes, sir. Actually, kung ang kaso niya po dito ay damages, he can po, sir. May president po tayo dyan. May mga kaso na po tayo na napapanalo na ang nirereklamo po ng lalaki is nahawaan siya ng sexually transmitted disease without him knowing, sir. Kasi ito ay injury na dapat pagbayaran rin ng tao. So, however, nangyayari lang to kapag may element of deceit or may pandoloko na nangyari. In this case, meron nga kasi magkarelasyon pa sila. Ngayon, itong si babae naging unfaithful at ang testigo yung anak. Yes, sir. Kapag ganun po, he can go to court para po humingi ng daños or damages. Ano yun, civil or criminal? Civil. Sige, civil versus criminal. Salamat, yes. Attorney Garrett. Mr. Crossos. Salamat po, sir, sa idea po. Salamat Pwede ka magkaso for damages, civil po yun, civil. Samantalang kay girlfriend naman, pwede siya magkaso against you, criminal naman. Okay lang po. Handa ko pong harapin yan. Okay. So, pinakamaganda dito, sir, tumigil na kayong pareho, alisin mo na yung mga post na yan, hayaan mo na siya, magkanya-kanyang buhay muna kayo. Kapag lumala pa ito, abay, sabihin nyo na sa isa't isa, I'll see you in court. Opo. Okay? Yun nga, sir, yan masama. Kasi nga, pinagbabantaan niya ako na i-report niya ako sa DepEd, sirain niya ako sa school ko, sirain niya ako sa trabaho. Ma'am, hindi kami makikialam. Pagdating dyan, ma'am, sa aspetong yan, this time, hindi kami makikialam. Kasi parang may pamimersonal itong ginagawa ni Mr. Barrientos. On the other hand, kahit papaano, injured party din naman talaga siya. Kung totoosin na, hindi natin siya talaga masisi ng todo-todo. Oh, pero hindi naman dapat ganun. Kasi nag-usap na kami. Mr. Crossos at Ms. Barrientos, pag-usapin ko kayo sa barangay, sana po magkasundo na kayo. Kapag hindi kayo nagkasundo, then mag-korte po kayong pareho. Tingnan natin kung sino manaig. Ang sa akin lang naman po, gusto kong lumutang yung Rubin Morales. Kasi siya ang magpapatunay kung totoo talaga, di ba? Kasi yan ang pinag-aaralan niya sa akin. Pangalan. Sir naman, alam naman sabihin ng lalaki, ako may tulo, ako ang naghawa dyan sa girlfriend mo. Ikaw naman, sir. Gamitin mo rin kumisa yung utak mo kung may time, walang lalaki mag-aamin. Anyway, sir, ganun na lamang po. Mag-usap ko sa barangay, schedule po namin pagharap niyo sa barangay. Kapag hindi ka nagkasundo, then magdemandahan na lang po kayo. Salamat po, Mr. Crossos, at salamat po, Ms. Barrientos. Huwag niyo ibababa, kausapin ka ni Odette, okay? Magandang hapon po sa inyong dalawa. Rapid tool po, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan, dahil merong rapid tool po ka na masusumbungan.